Muy contento. Contenta, abuela, gracias. Gracias, Raúl y Dil, gracias. Hola, buenas tardes. Kamusta mga amigo ko? Papunta ngayon kami ni Jose sa palengke. Maagang umuwi kaya makakapaglibot-libot sa palengke, sa grocery store. Maganda yung panahon ngayon dito, makulimlim. Kaya masarap maglakad-lakad. So, ayan guys, balikan ko kayo mamaya. So yun guys, ito na kami sa palengke. Yun, bibili lang kami ng baka. Yun, nagbebenta rin sila ng gatas ng baka. Kuwanto esto? 2,000. 2,000? Saludar todo Pilipinos. Hola, hola. Mucho cliente, no? Sí. Cliente mucho? Sí, mucho. Yan dito kami lagi bibiling baka. Filipino. Habla ma... Mani, mani. Está mani. Habla mabuhay. Ah, mabuhay, mabuhay. Kami po, bunyelos. Yan, bumili lang kami ng bunuelo. Saka yung mga tinapay dito, lalaki oh. Mag-grocery lang ako saglit sa Getco. Ito yung bagong bukas na supermarket dito. So, ayan guys, pauwi na kami. Ayan mga amigo, kadarating ko lang. At medyo mabilis kami ngayon nakapamalengke kasi malapit lang naman sa amin yung mga supermarket tsaka yung palengke, kaya nakabalik kami kaagad ng maaga. Tapos magluluto ako ng carbonara ngayon at tsaka manok na prito, then dadaling ko kila misma. Ayan, meron kasing nag-sponsor sa kanila na pagkain. Sabi, magluto daw ako. Eh, yan. Bumili na ako kanina. Yung tinapay na bili ko na kanina, pero yung ibang gamit, ibang mga ingredients, kahapon meron na. Ayan, kumukulo na yung ating tubig. Kaya, nahin ko nang luto yung pasta natin. Ayan, pag nagluluto ako ng carbonara, ginagamit ko yung bacon de pavo. Kasi mas malasa. And then yan, bawang sibuyas lang, and then yung fresh milk, cream, cheese, tsaka yung oregano. Masarap kasi mayroong oregano na nilalagay. And then para sa ating carbonara sauce, yan, butter, and then yung ating bawang at sibuyas, and then konting patis, and then yung ating bacon de pavo. Yan. Naalala ko yung niluto kong spaghetti. Yun din lang kila misma. Yun yung maraming views. Ang dami nila, ang dami nagkagusto sa, nagustuhan yung video na yun. Mas kinuwento ko nga yung nagtrabaho ko sa Jollibee. Ayan. Ito magugustuhan din nila to kasi request nila. Special sa kanila yung mga ganitong spaghetti, yung mga ganitong luto. Kasi nung nakaraan, diba, nagpunta ako sa kanila, nagluto sila ng spaghetti ang sahog sardinas na may patatas.
Tapos inulam lang nila, inulam nila yung spaghetti. Sabi niya, sabi pa nga ni Misma, ay ni Maria, sopas daw yun. And then maglagay tayo ng fresh milk. So ayan, lagyan natin yung cream. Kahit anong cream, okay lang. Ayan, and then lagyan natin yung ating cheese. Slice cheese lang yung nabili ko eh. Pero okay na to. Ayan, nilagay ko na lahat ng cheese. Para mas masarap. And then yung ating fresh milk, nilagyan ko ng kaunting harina, pampalapot. Lagyan natin yung ating fresh milk na may konting harina. Kahit isang kutsara lang okay na. Para lang mas masalapot. And then lagay tayo ng salt and pepper. And then yung ating oregano. Dried oregano. Sa pritong manok naman natin, puro ano to, chicken breast. And then nilagyan ko lang ng asin, paminta. And then yung pang-coat natin, yung harina, nilagyan ko ng baking powder, tapos asin at paminta. Yan, ganun lang. And then, naglagay nga pala ako ng isang chicken cubes. Then, mix lang natin mabuti bago natin iprito. So, yan, luto na ang ating manok. So, ayan ang ating carbonara para sa pamilya ni Misma. And then, syempre, hindi mawawala yung ating malalaking tinapay. And then, yung palaman sa tinapay. Ayan, mga amigo, paalis na kami ni Beljun. Ayan, dito na kami kila Misma. Dito na daw? Aha. Tao po. Tao po. Donde Maria mi hermana? Donde mi hermana? Soy Cintia, tu hermana, tu mamá que está ahí. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Por qué yo lloro? Mi hermano. Mano. Si Misma. Hola. Buenas tardes. Gracias. Yo aquí para así no ver a dónde Raúl dónde pasa. Yo no llamo. No, ¿qué pasa? No abandonar yo. Yo quiero mucho para todos. Mamá y mami. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo Ay, esta comida que voy a comer hoy, doy bendiciones a Dios y muchas gracias. Ay, estoy contenta hoy por ver a mi amigo Raúl. Raúl, que Dios te bendiga. De nada, de nada. Grande, que gracias. Gracias, que Dios le bendiga. Yo tengo muchos niños, yo quiero ayuda. Porque estos niños, yo tengo 12, 12. 15 niños. Yo sé. Cocino así, arroz. Comida para nosotros, para mota, para yo cocinar para mis niños. Ay, ahora estoy contenta, ahora ya bailo, ya he visto comida. Ay, y si se nos puso un canallaca. Oh, padre, muy bien, ya lo que me murió, me puse algo. Chiqui, va a venir, va a venir, va a venir. ¡Es puta canimuma, carajo! Dia Rafa Rade ke mama de eya asi. Asi. Nene pak. Oi. Aku mer. Aku mer. Kalau abis ini, aku punya lagi di pepe. Gracias. Muy contento. Contenta, abuela, gracias. Gracias, Raúl y Dean, gracias. Gracias, señora, gracias. Gracias. Aquí. Nieta. Yo
su mamá. Mamá para yo. Papá, mamá. Ah, hermanita. Okay. Hermanita, sí. Sí. Su mamá no aquí. ¿Quién es mayor? Yo, mamá. ¿Sí, no? Bailar. Venga, a veces ¿Qué dice? Gracias. Na akeba. Gracias. No nos olvidáis. Venga. Grande, ¿no? Lo voy a comer con mi niño. Ella es el padre, un poco la pende. Muy grande, ¿no? Pinalo yung bata. Pinalo yung baby. Solo leche. Ayaw kainin yung tinapay. Pinalo yung baby. Tapos Maria. Kami ba? Nito! ¿Tú 52? 52 años. Yo sumo, ya no. No, no quiero nada. Sumo. Solo agua. Agua. Agua o un poco de cerveza, sí. Cerveza. Pan. O un poco de vino. Sí. Para mugar de vida. Pero... Yo he comido. Sí. Cuando yo mira medio pan, ¿no? Ajá. Todo este pan aquí, pero para pagar... Aunque un poco cerveza, aunque un poco vino, no sumo, diabetes para mayores, no, sí. Así, andando así, como abuela chiqui así, andando, comiendo pan, gracias, gracias. ¡Ella! 52 years old, Marusha. ¡Ay, mira! ¡Ay, así, vale. Ayan, pinaglalaro ko sila. Iikot muna yung mga bata na 5 beses tapos ipapasok dito yung stick. Oh, kaya nung pisa? Yeah. 2, 3, 4, 5. Pone. Ayo. 2, 3, 4, 5. Pone. Okay. Gagaling eh. 2, 3, 4, 5, pone. Nasusutate. 2, 3, 4, 5, pone. Ala, no. Así, 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 así. No toque, no toque. Ah, pone, pone hasta la boca. Yo no puedo. Puedo.
Yan totoo yung mga bata. Gracias. Maria. Ahora, gracias, gracias a Dios, gracias. Hoy voy a dormir bien porque yo he visto a Raúl. Sí, gracias. Gracias con todo lo que nos ha dado. No lo esperábamos, pero que Dios os bendiga con todo. De nada, de nada. Lakad-lakad muna kami sa tabi ng dagat nang mawala yung stress. Nung kasing nakita kami ni Maria, tuwang-tuwa siya. Kasi akala niya kung ano na nangyari sa amin ni Beljun. Kasi nung isang araw kasi nagpunta kami kila Mami Kuana sa lugar nila. And then yun nga, birthday ni Deborah. Tapos ang saya-saya pa naman ng araw na yon kasi nagdala ako ng mga Filipino food. Tapos and then may dalawang lalaki na pinuwersa kami na kunin yung gamit ko. Eh nung time na yon kasi dala ko yung lahat ng cellphone ko, tatlong cellphone yon. Na hindi ko man-expect kasi sa 5 years ko dito walang ganun na nangyari sa akin. Kaya kampante ako. Nung pala sa lugar nila Mami Kuana na yon ay may mga taong nangunguha ng gamit o nangu-hold up. Kaya sabi ni Maria, bakit daw hindi ako sumasagot sa tawag niya? Kaya tatlong araw daw siya na hindi nakakatulog, pati si Isma. Kaya kanina talagang medyo emosyonal ako kasi ganun pala nila ako kamahal na hindi ko sila kaano-ano, pero nung hindi nila ako makontak ay nag-aalala sila sa akin. So kanina hindi ko mapigilan na lumuha dahil kapag pala mabuti yung ipinakita mo sa kapwa mo, tuturing ka nila na pamilya. Kaya kanina habang kumakanta sila, habang kumakain, ang sabi ko kay Maria, maraming salamat kasi inaalala mo pala kami. Yan. Sabi niya ilang beses daw siyang tumatawag at tatlong araw daw siyang tawagan-tawag sa cellphone ko, bakit daw hindi ako sumasagot. Yun, kaya kanina nag-decide ako na pumunta dahil nga yung mga tao na tinutulungan ko dito ay baka nag-aalala na sa akin, kaya isa-isa kong pinuntahan. Usually lagi ko silang nakakausap, kaya kanina sobrang saya ko. Actually masaya-masaya ako pag nagpupunta ko kila Maria. Kila, dahil napipil ko na parang may pamilya ka dito. Actually kila Mami Kuana ganun din naman. Kaya lang iba yung pakiramdam pag kila Maria ako nagpupunta. Yung nagkakantahan, nagsasayawan, na ang dala ko lang tinapay, tapos may dala ako kaninang carbonara. Yun, napaka simple ng pamumuhay nila. Talagang lagi ako umuwi doon na hindi ako pwedeng maluha. Lagi ako naluluha tuwing pupunta sa bahay nila Maria. Kaya nung pagpunta ko kanina ron, nakita pa lang ako ni Maria tsaka ni Nisman, iyakap nila ako. Kasi sabi nila, buti daw buhay daw ako. Sabi ko wala naman nangyari sa akin, wala lang yung cellphone ko.
Ayan, kaya kanina talaga sabi niya makakatulog na raw siya ngayong gabi kasi lakaroon na raw siya hindi mapakali. Iniisip daw niya kung yung kalagayan namin ni Beljun. Ayan. About sa nawala sa akin yung cellphone ko. Ayan, si Mami Kwa na rin, ilang araw na rin hindi nakakatulog dahil nga sa pagkakawala ng cellphone ko. And then, yung pera na nawala sa akin. Sabi ko kay Mami Kwa na mag-move on na tayo. Hayaan na lang natin. Ang importante naman ay ligtas. O ligtas kami. O ayan, ilang araw din ako hindi nakatulog kasi almost parang yung ilang days lang din nawala yung pera naman yung nawala sa akin. And then yun nga, sa bahay nawala yung pera na halos lahat ng nawala sa akin is almost 100,000 pesos. Na nalungkot ako kasi sabi ko, pag ba tumutulong ka sa kapwa mo, ay bakit ganun yung kapalit sa akin? And then yun, na-realize ko na siguro ang Lord ay may tinuturo sa akin sa buhay ko na gamitin yung wisdom na ibinibigay niya sa akin. Kaya yun, mula nung isang araw, nag-ingat na talaga ako. Alam ko na kung anong gagawin ko. Di baling magtiwala, pero mag-ingat parate. So, ayun. Kaya yung marami nagme-message kasi sa akin na daw nangyari sa akin. Ano daw nangyari sa ano daw yung nawala sa akin? Ayun, nasagot ko na po yung mga tanong nyo. Pero tayo mag-move on. At 'yun, yun lang ang video ko for today. Maraming salamat at nga pala, maraming salamat kay Ma'am Berna, siya yung nagpadala ng pera para pambili ng pagkain kila Misma. Maraming salamat po Ma'am Berna at nawa po ang Diyos ay pagpalain pa po kayo at ingatan po kayo ng Panginoong Hesus. So, yun lang po ang video ko for today. Maraming salamat. Salamat sa mga subscriber ko na walang sawang sumusuporta sa aking video dito sa Batap, Puerto, Equatorial Guinea. Maraming salamat po sa lahat ng bagong subscriber na ngayon pa lang po nakakapanood ng aking mga videos. Yan po, panoorin nyo na po yung mga previous video namin na makita nyo po yung tunay na buhay namin dito sa Africa. Sa mga hindi pa po nagsusubscribe sa aming YouTube channel, please subscribe na po kayo sa aming YouTube channel, Pinay Equatorial Guinea. Yan. At kung may time po kayo, paki-share na rin po yung aming video na mas marami pa po tayong matulungan mga Afrikano dito sa aming lugar. So, yun lang po ang video ko for today. Maraming salamat. Kita-kita po ulit tayo bukas. God bless po mga ka-OFW, mga amigo ko. Ingat po tayong lahat. At ingat na rin po ako. God bless. Ciao.